kung hindi nga raw marunong tumanaw ng utang na loob ay sadyang magkakawatak-watak talaga kahit pa nga magkakapamilya pa yan. Buti pang haraw ang hayop ay marunong makisama, ngunit sadyang may mga taong swapang talaga sa pera na kahit nga nanggaling na sa masamang paraan ay gagawin pa rin nila yan, lalo na kapag nagpapasikat sa madla. Talagang garapalan na nga ang galawan ngayon sa gobyerno, kaya't napapaisip na nga ang mga netizens kung buo pang araw ba ang pamilya ng mga Marcos o nagkanda watak-watak na. Kailangan nga raw bandayang mabuti si Senator Amy at Madam Imelda, sapagkat baka papirmahin nga raw ito ng ahas ng quitclaim. Maingi nga kasi ngayon sa social media at usap-usapan ng mga netizens ngayon na may pirmahan ng nga raw na nagaganap sa palasyo. Well, ito nga ang palitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, eh siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. As usual, ang ating dark chocolate. Dito lang kayo mag-contact, mag-order yung gustong makatikim nitong pure organic tablilla from cacao. Okay, pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa Marcos family, yung pagbisita nila sa libingan ng mga bayani kahapon. Ito po ang picture. Nandyan si former First Lady Imelda, yung naka-pink. Katabi niya si Senator Amy, PBBM, First Lady Liza at mga ibang members ng Marcos family. So, I don't know kung nakapunta na ba kayo sa libingan ng mga bayani. It's a very sacred place. Napakagandang lugar. Kung tatanungin nyo, pwede bang makabisita doon ang mga civilians? Yes. May gwardiya lang. Magsabi lang kayo na gusto nyong magbisita. Pwede. Ang mailibing lang dyan ay ang mga considered bayani. Yung those who serve the country. Nung una, armed forces lang. But later on, pati na rin mga past presidents, senators, mga national artists. Kaya libingan ng mga bayani. Okay. Last year, nung nanalo si ating manok, BBM, bumisita ako dyan. At sumaludo ako sa puntod ni former President Marcos Sr. Malaking utang na loob ko dito sa Marcos Sr. na ito. Hindi ko narating. Kaming mag-asawa, hindi namin marating ang aming kinaruroonan ngayon kung walang Marcos Sr. na nagpatayo ng mga eskwelahan ng kapanahonan niya. Doon, Mariano Marcos Memorial State College sa Bacnotan, La Union. La Union. Doon kami nag-aral, doon kami nag-meet na mag-asawa. Hindi namin yan makakalimutan na utang na loob sa Marcos Sr. and kay First Lady Imelda Marcos. So, speaking of which, yung utang na loob, habang nakita ko itong picture na ito ng Marcos family na nagbisita sa libingan ng mga bayani. Ang tanong, ang Marcos family ba ay marunong tumanaw ng utang na loob? Yan ang pag-uusapan natin. Then, at the end of my video is, buo pa ba ang Marcos family o papunta na sa pagkawatak-watak? Okay, history ha, kunting review lang.
Namatay ang Pangulong Marcos Sr. sa Hawaii, September 28, 1989. After that, gustong-gusto nilang ilibing sa libingan ng mga bayan eh. Ang wish ng Pangulong Marcos Sr. is mailibing siya sa libingan ng mga bayan eh. So, panahon ni Cory, hindi talaga sila pinagbigyan. Hintay. Okay. Panahon ni FBR, ayun, pinagbigyan, pinabalik ang Marcos family, pati yung bangkay. Kailang hindi pinayagang ilibing ang bangkay sa libingan ng mga bayani. So, dinisplay lang ang bangkay sa museum, I think sa Sarat, Ilocos Norte. At doon, nabisita ko before I retired, mga 2014 siguro, nabisita ko ang bangkay, yung nasa refrigerated coffin. Kita ko nakahiga ang dating Pangulong Marcos Sr. Okay, nung nanalo si Tatay Digong, siya lang ang presidente. Litin ko, FBR, walang nagawa. Sinong sumunod? Gloria? FBR, ERAP, Gloria, Pinoy, wala. Pagdating ni Tatay Digong, siya lang. Ito lang, Tatay Digong ang may balls. Kaya, hangang-hanga ako kay Tatay Digong. Marunong tumanaw ng utang na loob si Tatay Digong. Bakit? Kasi ang tatay niya had served as a cabinet member ni President Marcos noong panahon ng martial law. Malapit na magkaibigan ang Marcos and Duterte family kasi pipiliin ko pa namang cabinet member. Kaya pag upo ng anak itong si Rodrigo Roa Duterte, sinuklian niya ang kanyang utang na loob sa Marcos family. Kahit unpopular, dinala pa sa Supreme Court ang kaso. Pinalibing pa rin ni Tatay Digong ang bangkay ng yumaong Pangulong Marcos. That was November 18, 2016. So, namatay ang Pangulong Marcos 1989. They waited for 27 years bago matupad ang death wish ng yumaong presidente. At isang tao lang, isang presidente na may pagtanaw ng utang na loob ang dahilan. So, nailibing dahil sa political will ng isang Tatay Digong. Okay? And the rest is history. Dito na tayo. Marcos family, marunong ba silang tumanaw ng utang na loob? Ang tatay nila o ang relatives nila na ilibing dahil sa isang Duterte. Ngayon, isang Duterte ang daughter nakipag-alyansa sa kanila, nagtulungan sila para manalo ang Marcos Duterte. Ngayon, sinisira na nila ang mga Duterte. Ang presidente na nangako na magiging best friend forever niya ang kanyang vice president, nasaan ngayon? Bakit sobrang tahimik si Kuting? I'm sorry, nung una ayaw ko sang tawaging Kuting. Kaya lang, ayun, nawalan ako ng amor sa kanya. Dahil wala siyang palabra de honor.
pinagtutulungan na ng kanyang mga kamag-anak ang kanyang kunuhay best friend forever. Tahimik, wala man lang siyang magawa. Bakit? Dahil takot siya kay Yes Ma'am. Kaya wala na. I'm sorry, Mr. Kuting President. Marunong ba kayong tumanaw ng utang na loob? To me, depende. As far as the president is concerned, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Huwag na nating isama si former First Lady Imelda Marcos dahil ano na siya, yung kanyang age. Wala na siyang ano dyan. So dito tayo ngayon sa tatlong magkakapatid. Senator Amy, Bongbong Marcos at Irene Marcos. Tatlong anak. Marunong ba silang tumanaw ng utang na loob sa mga Duterte na tumulong sa kanilang kagipitan na nailibing ang kanilang ama, na pagbigyan ang death wish ng kanilang ama dahil sa isang Duterte? Ngayon, pinagtutulungan na nila ang isang Duterte. Sinisira. Ang layo pa ng 2020. Kaya to me, itong presidente, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Itong bunso, tahimik, hindi ko alam. Itong panganay, yan, may mga balibalita, hungihong, na marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Susuportahan niya si BP Sara. Kailang nakakapagtaka, hindi pa naman siya nagsasalita. Kailan kaya lalantad itong Senator Amy na papanig sa katotohanan tungkol sa nangyayari sa ating bayan? Nagtitimpi ba siya, humihintay na yung timing, o walang-wala? Yan ang babantay natin. But according to my friend, may puting ahas na malapit sa Marcos family, ang desisyon daw ni Senator Amy is tutulungan niya si BP Sara. Kung kailan, I don't know. Okay, death wish ng Pangulong Marcos is mailibing sa libingan ng mga bayan at natupad na. Another death wish, yung last will and testament. I believe there is a last will and testament tungkol sa Marcos will. 90% papunta sa taong bayan, 10% lang sa magkakamag-anak. Matutupad kaya yun? Again, kung paniwalaan natin yung mga puting ahas ni Madam Maharlika, they are telling na gumagalaw na si Kuting at Jahas, pinapapirma na, pinipilit na pinapapirma ang mga kamag-anak Marcos Edralin side para pumirma ng quit claim para ang last will and testament hindi na masunog. Nga kailang si Senator Amy, according to my source, may puting ahas na malapit sa Marcos family, gusto daw ni Senator Amy na matupad yung last will and testament ng Pangulong Marcos na ang 90% papunta sa taong bayan. So it remains to be seen. Kaabang-abang sa mga susunod na pangyayari, kailan magsasalita itong si Senator Amy Marcos. As far as pagtanaw ng utang na loob, anong kasabihan natin? Ang sinumang hindi lumingon, marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa parurunan. Salamat, Senator Amy. Ako umaasa na papanig ka sa katotohanan, sa kabutihan,
Umaasa ako na suportahan mo si BP Inday Sara. Umaasa ko na ipaglalaban mo ang karapatan ng taong bayan na ang 90% share ng taong bayan doon sa Marcos Web ay mapunta talaga sa mga naghihirap. So, ni BBM, panoorin natin ang vlog ng Presidenteng Kuting. Ondas na naman po, panahon ng pagunita sa mga yumaon nating mahal sa buhay. At tuwing panahon na ito, ay hindi rin nawawala ang mga kwentong kababalaghan at katatakutan o yung mga tinatawag na supernatural. Maraming mga ganyang kwento, lalo na sa mga matatandang gusali. Mga old houses, mga old building, mga historical site. At hindi magpapatalo dyan ang palasyo ng ating sambayanan dito sa Malacañang. Itinayo ang Malacañang noong mga 1750s ni Don Luis Rocha Camina. Ang Malacañang noon ay isang summer house. Binili naman ito ng Estado noong 1825 bilang summer house ng Gobernador General. Mula 1863, tinirahan ito ng 18 Gobernador General, 14 na American military and civil governors at kinalaunan mga pangulo ng ating bansa. Nakailang renovation at refurbishment na ang palasyo makalipas ang ilang digmaan, pero ang pinakamalaking pag-remodel ay naganap ng time ng aking ama dahil ang mother ko ang gumawa ng remodeling. Etong mga kwento ito ay hindi ko pa talaga nakikwento sa mga anak ko. Baka matakot kasi. Pero since Undas, Halloween naman, kikwentohan ko muna kayo ng mga karanasan ko dito. Lalo na nung kabataan ko. Oh, are you ready? No. Not really. Not really. Pero sige. Never mind. We're going. Let's go. Dito mismo, dito sa tinatawag na reception hall, nung una kaming dumating dito sa palasyo, yung mga security namin paggabi, dito natutulog at naglalatag sila dyan ng kama at dyan sila natutulog. At balitang-balita na kung minsan sa gabi ay may dumadating na ginigising sila na ang tawag nila si Father Brown. Sabi ko, bakit sino pa si Father Brown? Nung tinignan namin ang kasaysayan dito sa palasyo, meron daw talagang Father Brown na Amerikano na dati, nung panahon ng Amerikano, ay nandito nagtatrabaho. At ngayon, eh, mukhang hindi na umalis dito sa palasyo. At pinupuntahan nga ang ating mga security natin. Paggabi, eh, meron daw silang nararamdamang gumigising sa kanila. Baliwala na sa kanila. Sabi ko, kagabi, ginising na naman ako ni Father Brown. Nung ako'y nakatira sa isa dun sa mga guest room at ginagawa yung kwarto ko, kasama dito sa malapit dito sa tinatawag na state dining room kung saan kami mag-cabinet meeting ngayon. Minsan, gabing-gabi na, umuwi ako, eh, sinasara ko lang yung pintuan mula dun sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ng pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga buwan. Nagsisigaw ako dito. At tumakbo ko, sinabi ko, sinubukan sa security, sabi ko, may multo, may multo, may multo. Sino yan? Si Father Brown lang siguro yan. Still find that hard to believe. Ay, nako, it's true. Tapos nakita niyo dito sa palasyo, maraming chandelier. Pagka naririnig namin, nakikita namin na gumagalaw, sabi namin, baka ano, mukhang may lindol. Kasi pag lindol, makikita mo, gumagalaw-galaw yung mga sandalir. Pero kung minsan, maraming sandalir nga, isa lang yung gumagalaw. At hindi namin alam, dahil wala namang bukas na bintana, hindi naman maabot ng tao yan. Kakapagtaka kung bakit nagkakaganon. Ito, nagpumas ka pag-isa. Ang gabi, isasara ng isasara yan. Nakasarabi yan. Pag kayo naman lahat yung nakasarabi. Ay, nandang. Pagbalik niya, mas na. Sarabi na yan. So, pinabayaan niya yan. Pagbalik niya naman, isarabi na naman. Kung minsan, lalo na paggabi at nag-iisa ka, lalo na pagpaakyat dito sa front door, yung formal na hagdan na papasok sa palasyo, minsan, actually ilang beses nangyari sa akin, pag akyat ko na ganun, ramdam ko na may nakatingin sa akin dun sa likod. Kaya, pag tingin mo na ganun,
Patras tuloy ako paakyat dahil nakakatakot, dahil alam ko na may natatagang, alam niyo naman kung minsan pag naglalakad ka, manaramdaman mo pag may nakatingin sa'yo, yung may sumusunod sa'yo. Ganun ang pakiramdam ko. Minsan, nandito kasama ko maraming kaibigan, siguro mga anim kami. At pumunta kami doon sa medyo madilim na lugar. Ghost hunting talaga ang ginawa namin. Eh, malakas ang loob namin dahil marami. Oo, marami kami. Sabi namin, malakas ang loob namin. So sabi ko, doon tayo dahil maraming kwento doon sa lugar na yan. So yung isang kaibigan ko, bubuksan niya yung pintuan. Bago niya nakahawakan yung doorknob, bumukas yung pintuan ng mag-isa. Nako, yung sigaw namin. Alas dos ng umaga yun. Alaala ko yun eh. Alas dos ng umaga yun. Takbo kami doon sa kwarto ko at inon namin lahat ng ilaw. Nagpatugtog kami yung music na malakas para mawala yung takot namin doon sa nangyari sa amin. Kaya paano yung, anong gagawin may ko if we had ended up living here in the palace? Oh my God. Kuha na lang ako ng kondo sa malapit. Yan po ang mga kwentong kababalaghan ng makasaysayang palasyo ng Malacañang. Sa lahat po ng magbabakasyon o out of town ngayon, mag-ingat po tayo sa biyahe. Panatilihing malinis ang ating mga sementeryo at ingatan ang inyong mga kagamitan. At kung meron man bibisita sa inyong mga multo, kumustahin ninyo para sa akin. Okay, sa mga isang kaibigan, mataimtim at payapang mundas sa ating lahat. Multo? Ako personally, hindi, yung walang multo ng tao para sa akin, ha? But there are bad spirits in this world. Ang tao, yung kanyang kaluluwa at spirit, once na namatay tayo, diretso na yan sa dapat papuntaan. It's either heaven or hell. Hebreo 9, 22 or 27, I'm not sure dito ha. Basta sabi, it is appointed for man to die once and after that the judgment. So pag namatay na tayo, ang ating kaluluwa, diretso na either langit or impyerno. Kaya ako, hindi ako naniniwala na may multo ang tao. Ang meron, mga evil or bad spirits. These are fallen angels. Itong si Satanas na dati Lucifer, nagrebelde sa langit itong si Lucifer, kaya tinawag siyang Satan or enemy of God. Nung pinalayas sila ng Diyos mula sa langit, tinapon sa lupa, si Lucifer na naging Satanas, nakadala ng 1/3 of the angels in heaven, yan mga fallen angels. Isila na ngayon yung mga bad spirits na kung minsan nakikita. Yes, meron. But hindi na po yun multo ng tao. Okay? Dahil ang tao, may verse pa sa Ecclesiastes. Ang tao, sabi doon, returns. The flesh returns
to the ground where it came from, and the spirit returns to God where he came from. So, sa next life po, it's either we'll have eternal life or eternal condemnation. Kung eternal life, yun po, kasama natin ang Diyos sa langit, magkakaroon lang tayo ng eternal life through our Lord Jesus Christ. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him, in Jesus Christ,